hanggang sa tinatawag na hanggang sa ikapito sa Laodicea, ang Biblia po kasi, mga kapatid ko, talagang iisa po yung itinayo. Isa lang po yan. Ang Diyos sa iba't ibang iglesia, yung walang balot po ng Espiritu ni Nicolaita, ilalabas po yan. Ilalabas po. Merong mga tagapagturo po kahit sa Laodicea na yan, sa pahayag ng sabihin natin sa itang end time message. Marami po mga pastor na sinasabi ang kahulugan ng Espiritu ni Nicolaita, pero marami po mga pastor may gayong Espiritu. Tandaan po ninyo. Yung pampito na yan ng tinatawag na end time, marami po nang ilalabas ang Diyos. Marami pong ilalabas yan. Yung totoong puso na may takot sa Diyos. Ang layunin ay ang katotohanan. Talagang ilalabas yan, mga kapatid. At ang may iwan po dyan, yung mga nagsarap. Pero nasa intindi po yan. Nasa naisip po din po yan. Kaya sa lahat ng tinatawag na pinanggit sa aklat ng Revelation, talagang totoo, babalik po yan doon sa original. Kaya yung sinasabi po na isasauli ang lahat ng mga bagay, kung magkakaroon po ng katanungan, alin po yung isasauli? Yung lahat ng mga bagay. Sa Biblia po, merong pagbubunyag po. Hindi lamang po yung mga talagang nasa isip na ng Diyos. Bago itatag ang sanglibutan, talagang banal na sila. Ilalabas po yan, mga kapatid ko, sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari po yan. At mayroong kakasangkapanin po para mailabas. At ang magiging gagamitin po sa mga may binhi na siyang salita ng Diyos, ang gagamitin po, binhirin na siyang salita ng Diyos. Yung turo, para mailabas yan. Kaya nga sa Biblia, meron tinatawag na lahat ng bagay ay titipunin kay Kristo. Lahat ng bagay ay titipunin kay Kristo. Isa po yan na ibabalik ang lahat ng mga bagay. At nagpapauna po dyan, mga kapatid ko, ay yung turo. Yung turo na walang libadura, na totoo talaga yung puso na isinagpit na sa Diyos, na siya'y punong-puno ng liwanag na mula sa Panginoon. Yung turo na yan, yan ang magiging daan para lubos yung mga banal na bago itinatag ang sanglibutan, yan po ay ilalabas. Tandaan po ninyo, mga kapatid ko. Yung tinatawag po na Laodicea sa panahon ng end time, may sinabi si Pablo dyan na nagkakaroon sila ng kanya-kanyang mga aral. Aral na kapitisuran, sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya. Hindi lang po doon sa tinatawag na simbahan Katoliko. Totoo, meron din pong utos ang Panginoon. Yan sa patutok na yan. Magsilabas kayo, o bayan ko, upang huwag kayong maramay sa kasalanan. Yung Pentecostal na yan, panahon ng Pentecostal, ako rin po, dating Pentecostal, na paniniwala at yung sa itang walis.
Dahil ako'y 20 years po na naging tagapagtulong dyan. Totoo po, make out nga yan, yung tinatawag na kay Wesley. Kasi lahat yan kinuha sa history, sa encyclopedia, tungkol sa mga tinatawag na katangian ng mga messenger po ito. May mga tama, may mga mali, hanggang doon kay Martin Luther sa pamagitan ng pananampalataya, tama yun. Pero ang gagawin po ng Diyos doon sa tinatawag na kay Wesley sa panahon na tinatawag na Pentecostal, may sinasabi niya si Pablo na sinasabi niya, hindi ko lang po kasi mas maganda po ito yung hinahanay-hanay ko eh. May sinasabi si Pablo, ipinamamahal ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Magsinayo kayo sa tinatawag na kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Talagang ilalabas ng Diyos yan. Ngayon, ang inyong maling-malingkod yung ito, dito ko po kinukuha lahat. Dito ko lahat. Kasi kompleto po ito eh. Hindi ko sinasabi na huwag na tayong gumamit ng mga history hangon sa encyclopedia na limbag ng tao bukol doon sa mga tinatawag na mga kasaysayan. Okay po yun. Pero lahat, kaya na ako paniniwala kung aklat na ito, hindi na ito na kailangan ng kasabi. Kompleto ito. Kompleto ito sa pagtuturo, pagtipo sa tinatawag na sa tulong ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya doon sa Laodicea may nagsasabi po sa ibang end time ng mga minister si kapatid na Branham ang kakasakapanin para maibalik yung nangaroon sa Laodicea. Si kapatid na Branham, uulitin ko ang kakasakapanin. Sa inyo man tanim ko dyan naman po, meron po talagang nakasulat kung sino po kakasakapanin. Doon sa mga hindi. Kasi si Branham hindi po yan. Hindi po siya. Pero meron po siya talagang turo na hindi matutunan. Yan tinatawag na pitong ilawan. Ha? Hindi matutunan yan sapagkat nakasali po yan. Sapagkat mapalad ang bumabasa. Dadapwa, meron po talagang kakasangkapanin ng Diyos na nasa Biblia na yun ang kakasangkapanin para isauli o ibalik ang iyong sa Diyos. Ibabalik po yan. Meron pong kakasangkapanin. Kaya nga ako naniniwala sa inyong mga kapatid, naniniwala po kayo sa turo ng mga apostol. Nagpapasalamat po ko sa inyo. Pero nawa ang Diyos ang magbukas ng ating isip. Ang ibig kong sabihin mga kapatid sa pangalan po ng Panginoong Diyos, kung tayo ina-accept po natin ang turo ng mga apostol, kung tayo ibabalik ng Diyos upang maibalik ang mga bagay batay doon kay Kristo upang maabot natin ang kabuuan ng kasakdalan. Kasi po ang pinapaabot ng Panginoong Diyos sa atin, yung kabuuan. Hindi po yung hindi kabuuan. Iba yung buo, iba yung kabuuan. Iba yung langit at yung kabuuan ng langit. Sana maunawaan ninyo kung mga patid. Kung tayo naniniwala na kailangan maibalik tayo sa turo ng mga apostol, huwag po natin i-deny yung lahat ng turo ng mga apostol. Kayong mga kapatid ng mga ministro, mga tagapagturo, alam po ninyo kung ano ang turo ng mga apostol. Kung anong nakasulat na itinuro ng mga apostol, huwag po ninyong pabulaanan
Amen. Ituro niyo po yan. Amen. Huwag yung takpan ng liwanag. Yes. Yung totoo, huwag po tayong gaya ng tinatawag ng mga iskrib at mga pareseyo. Mga bulag ang isip. Nakikita nila, pero hindi sinasagawa. Ang ibig kong sabihin, nakikita natin ang turo ng mga apostol, nakatala po rito, nakasulat dito, ituro po natin ng totoo. Huwag po yung tinatawag na mayroong tinatawag na paibabaw. Totoo ang turo ng mga apostol, dyan tayo ibabalik, bakit natin hindi lubusin na ibalik yung turo ng mga apostol? At nakasulat naman dito mga kapatid ko eh. Simple lang naman po yan eh. Kung anong itinuro ng mga apostol, hindi naman yung ituro. Huwag na po tayong maglagay sa atin ng maglagay sa atin kaisipan na siyang ito'y naaayon sa laman. Nang ibig kong sabihin, na yaman tayo tinawag sa kalayaan, huwag nating gamitin ang kalayaan sa pagbibigay kadahilanan sa laman. Kasi ang laman, yan po ang humaharang sa ating isip para hindi natin maabot yung kalubusan ng kasakdalan. Meron po talaga nakasulat sa Biblia kung sino na siyang maghaharap sa atin kay Kristo. Meron po talaga nakasulat sa Biblia na ipipresent po tayo nila upang tayo ay maging perfect, maabot natin ang kabuuan. Nandito po. Meron po talaga, may kakasapapalin po ang Diyos. Amen. Sana makita po natin yan, mga kapatid. Kung naniniwala po tayo sa Laodicea, hindi full, hindi kabuuan, may kulang, kailangan bumalik doon sa turo ng mga apostol. Gawin po natin. Kaya, ang end time, ang mga ministro, kanya-kanya silang mga dampot ayon sa unawa. Kanya-kanya sila. Ginagamit ko lang po yung sarili at papatawarin ko rito. Hindi ko po ibig nasaktan yung kalooban. Talagang kanya-kanya mga kapatid. Kaya pati mga membro, pinagsasabong na rin. Sa Biblia, totoo po yung sinabi po ni Pastor. Magsiinom kayong lahat dyan. Yung iisang espiritu na yan. Magsiinom kayong lahat dyan. Naniniwala ako na kasulat sa Biblia kung ano po yung ipinaiinom ng Panginoon. Na iisa na espiritu. Yan po ay ang turo ng ating Panginoong Diyos. Kailangan meron po tayong iisang turo, isang aral na ito ay nakalevel sa turo ng mga apostol. Huwag po tayo magkanya-kanya. Huwag. Kapag magkanya-kanya po tayo, binubunyag na ng Biblia, walang maliligtas. Wala po. Walang maliligtas. Sapagkat ang maliligtas lamang po, yung nakaabot sa kabuuan ng pagka-perfect. Yung tinutukoy ko na perfect, mga kapatid, yung turo na walang libadura. Talagang walang daya. Kung siya magsalita, mga kapatid, walang daya po yun. At yung tinatawag na tagapagsalita na ipresent ng Panginoon, hindi po siya lumalakad sa laman. Lumalakad po siya sa Espiritu. Kung ano ang turo ng Panginoon, yun ang kanyang sinabi. Sabi na siyang nilalakaran. Yung po ang aking paniniwala, mga kapatid ko, ayon po sa Biblia. Mahirap po na masabi natin sa isip, kasama ko doon sa ira-rapture. Kasama ako doon. Dahil ako'y nasa Laodicea. Paano, kapatid, matitiyak na kasama ka doon? Eh yung ilang mga kapatid din ng mga ministro, dahil din ang kanilang sinasabi sa kanilang kaisipan. Kasama rin sila. Dadapuwa
kaya-kayang mga kaisipan. Kaya-kayang kaisipan. Kaya nga sabi ni Pablo, kung kayo nagkakaiba-iba ng pag-iisip, ito man ay ipapahayag ng Diyos sa inyo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, meron po tayong iisang kaisipan. Iisang kaisipan. Ito ay totoong maliwanag na mula sa ating Panginoong Diyos. Walang hayop kahit kaunting dilim. Kapag mayroong kaunting dilim, mayroon pong libatura. Ang libatura na yan, yan po ang nagpapaalsa. Yan po ang magiging sanhi para hindi natin maabot, hindi pinaabot ka natin Panginoon. Sana maunawaan niyo po kung ano po aking tinutukoy, mga kapatid ko kay Kristo. Marahil kayo po nagtataka, bakit ako na parito? Dahil nagkakilala po kami ng kapatid na Francis. Dahil inanyahan din po ko ng tagapagturo ng End Time na dumalo sa Maynila. Na doon daw anya, pwede mag-share ka rin doon. Dalawang beses po ako nakapunta po sa Maynila. Nadapuan. Napag-alam ko ang nagbabahagi lamang doon ay ang sabi ng kapatid na Branham. Tama po kapatid? Ikinalulungkot ko po. Talagang anong masasabi nyo? Meron bang pagkilos ng spiritual kulayta? Meron po. Meron. Kasi nagsasaray. Alam nyo ba mga kapatid ko kay Kristo? Kapag wala kang espiritu ni Pulaita, ang espiritu ng Diyos ang nasa iyo, bakit ka matatakot? Ito to ang nasa iyo. Di ba ang nasa katotohanan yung suko ng Diyos ay magligtas? Ibunyag ang katotohanan? Imulat ang mga matang na hindi nakakakita ng liwanag? Buong akala na siya nasa liwanag pero nasa dilim pala? Nakakalungkot po. Kaya ang kapatid na Francis, sinabi niya rin sa akin tungkol sa ginagawa ko ng mga pasto ng End Time, pinaparatangan ngayon siya kapag siya'y dadalaw. Natatakul kapag na Francis ka, no? Nagsasabi silang sila sa Diyos. Hayag ang tinatawag na lihim ng Diyos. Pero naroon ang spirito ni Limulaita. Ay, nako. Bakit ka matatakot kung nasa totoo ka, nasa liwanag? Pag na, ang liwanag, kung nasa yung isip, abay, yung mga nasa dilim, liwanagan mo sa pamagitan ng mensahe na mula sa Diyos na nasa iyong isip. Alam niyo po ako, itong kapatid, ako po, inilabas ng Diyos sa grupong Pentecostal Oneness. Pero, bago ako inilabas ng Diyos, tama yung nakasulat sa leksikin, sa aklat ng Panginoon, sapagkat iniisip ko ang buhay na walang hanggan. Tumuwad po ako. At nalaman ko po na meron talagang kamalian o yung espiritu ni Nicolaita talagang kumikilos po. Alam niyo po yung aking pinagalingan? Ha? Kahit yung puno ng religion na si Pastor Efren, kahit sino ministro doon, nakaharap po na po. Hindi po ako natatakot sa pagsasabi ng katotohanan. At sinasabi ko rin ang harapan, may mali ang inyong aral. Nadapuan, anong sabi sa akin ng puno ng aking pinanggalingan? Pastor, naniniwala ako magsasama pa rin tayo. Sabi ko, sige, Pastor, magsama tayo. Pero yung turo ninyo, i-level ninyo sa turo ng mga apostol. Sapagkat ibig kong maligtas at magligtas. Ay kung ayaw ninyong i-level, ang ibig ninyong kapakinabangan, ikinalulungkot ko, mag-iwalay tayo.
Kaya ang upoy nagpapahayag, yan ang kapatid na Pitre. Galing po yan doon. Dakuno po yan ng oneness. Yan kapatid, yan naman ay galing sa? Ayan, sa Sabado. Yan ang kapatid na ayan. Ha? Pinagsama-sama, meron po tinatawag na galing kay Felix Manalo. Merong galing sa tinatawag na Jesus Merkel Cruce. Merong galing sa United Pentecostal Oneness. Ha? Kasi po ako, nakahanda ho ko. Pag ako inanyahan, talagang tatayo po ako. At ako naman, kapag naglatag, nakahanda na ako sa aking isasagot. Kasi pag bumukas po yan, mga kapatid ko, bahala na ang pumatol ang mga nakikinig. Salamat po, pasensya na po kayo. Ho. Ito na po. Hindi ko na sinasabi ni Pastor. Pastor Rocky, susugan niyo po yung sinabi. Pastor, hanggang ano kasi? 8:30 po ah. Kasi hagi din sila ni Pastor Rocky sa kanya. Bigyan rin naman yun. So yung Sabado, maganda talaga sa eksyang oras, marami tayong ipapahaya, pero talagang napaka-eksy.